Pagkagising ni Nadine kinabukasan, naliligo na si Nicolas. Saglit siyang nanatiling nakahiga. Ninanamnam ang pakiramdam ng kaligayahan. Kailanman ay hindi siya nakatulog ng ganoon kasarap sa mahabang panahon. Ilang sandali pa at bumangon na siya sa kama at pumunta sa kanyang kwarto kung saan siya nagtoothbrush at naghilamos. Inilugay niya ang kanyang buhok hanggang balikat at pumunta sa kusina. Ngumiti si Jenny nang makita siya. "Good morning, Miss Nadine. Handa na ang almusal. Gusto mo bang ipaghain kita?" Tumango si Nadine nang biglang makaramdam ng guto. "Oo, salamat." Hindi nagtagal, nakita niya si Nicolas na papalapit. Nang makalapit ito ay humalik ito sa kanyang pisngi na ikinagulat niya. Amoy aftershave ito at toothpaste. Napagtanto niyang nag-ahit ito. Lumingon siya kay Jenny pero ngumiti lang ito. At nagkunwaring hindi sila napansin. Umupo si Nicolas sa tapat niya. At mahirap na hindi tumingin dito. Nakasuot ito ng all black. At talagang namumukod-tangi ito sa kanyang mga mata. Ilang sandaling katahimikan at inabot ni Nadine ang tasa na kape. "Hindi ko pa nakikitang interesado ka sa pagkain," panunokso ni Nicolas sa ilang sandali. Tumingala si Nadine at nakaramdam na kaba. "Kumain ako para humingi ng tawad sa iyo." "Para saan?" tanong ni Nicolas habang nakasandal sa upuan. "Para sa pagiging tanga ko. Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat-lahat. Sorry na saktan kita." "Hindi lang ikaw ang dapat sisihin, Nadine." Bumuntong hininga si Nicolas sa katumayo. Naglakad-lakad sa tabi ng mesa at umupo sa tabi niya. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang buho. "Nadine, mahal kita. At napagtanto ko na hindi ko ginawa ang lahat para ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Pinigilan ko yon at munti ka nang mawala sa akin dahil doon." "Nicolas, pakinggan mo muna ang sasabihin ko, Nadine. Alam kong bastos ang ginawa ko. Alam kong hindi ko deserve ang kalahati ng mga bagay na meron ako. Pero mahal kita. Pinilit mo akong magkaroon ulit ng pamilya. Mahal kita. At gusto kong mabuo ang pamilyang ito kasama ka." Ngumiti si Nadine. "Pumapayag ako, Nicolas. At mahal din kita." Inilapat ni Nicolas ang kanyang labi sa labi ni Nadine. At buong pagmamahal itong hinalika. Inilagay ni Nadine ang kanyang kamay sa pisngi ni Nicolas. Bahagyan itong kinagat ang kanyang labi bago humiwalay. "Ibig bang sabihin tinatanggap mo ang proposal ko?" Bumaba ang tingin ni Nadine sa kanyang kandungan. "Alam mo, akala mo bastos kang tao. Pero wala kang ginawa kundi alagaan ang bata. Ako ang bastos na tao, Nicolas. Pakiramdam ko ay kakilakilabot ang inasal ko. Dahil hindi ko gusto ang sanggol na ito. Pakiramdam ko ay kakilakilabot na ibigay ko ang sanggol para sa pera. Nakakakilabot ang pagpapabaya ko sa kanya." Napakamot sa batok si Nicolas. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Nadine. Alam nating pareho na may mga dahilan sa likod ng iyong mga aksyon. Hindi ganito ang plano mo sa pagkakaroon ng anak. At hindi ibig sabihin na masama kang tao." Tumawa ng hilaw si Nadine. "Hindi pa man ipinapanganak ang sanggol na ito. Pero pakiramdam ko, ako na ang pinakamasamang ina sa mundo." "Ibig mo bang sabihin?" Napahinto si Nicolas. "Oo. Nakatulong talaga yung time na nagkahiwalay tayo. Gusto ko ang sanggol na ito, Nicolas. At kung nangyari na hindi mo ako balikan, tataka sana ako. Dahil hindi ko kayang ibigay ang baby ko." Hinawakan ni Nicolas ang kamay niya. "Why in the world I don't want you, Nadine? Alam mo bang pumupunta ako sa kwarto mo sa kalagitnaan ng gabi? Miserable ako kapag wala ka." Ramdam na ramdam ni Nadine ang ngiti niya hanggang tenga. "Ang sweet mo naman." Muling hinalikan ni Nicolas ang kanyang labi. "Simula ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin."
Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang dalhin sa pamilya ko. Gusto kong malaman nila na mahal kita. Natatawa si Nadine na kinakabahan. Mas lumapit pa sa kanya si Nicolas. Hindi mo alam kung anong pinasok mo, Nadine. Magiging ibang iba ang mga bagay mula ngayon. Sa totoo lang, gusto kong lumuhod sa iyo ngayon. At hilingin sa iyo na pakasalan ako. Edi gawin na natin. Magpakasal tayo, Nicolas. Kumunot ang noon ni Nicolas. Hindi ko alam na gusto mong magpakasal. Akala ko rin. Pero gusto ko. Gusto kong magpakasal sa iyo. Mrs. Elliot, gusto na ni Nadine ang tunog na yan. Ang maging asawa ni Mr. Elliot. Sinong tatanggi dyan? Halos isang taon na niyang kilala si Nicolas. At mahal na mahal niya ito. Kaya handa siyang magpakasal dito anumang oras. Gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ito. Natense ang mga balikat ni Nicolas. At masasabi ni Nadine na may natamaan siya. Tumingin ito sa kanya na may panghihinaya. Alam mong mahal kita, Nadine. At buong buhay ko, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Pero hindi kita kayang pakasalan. Hindi ko na yata kayang dumaan sa isa pang kasal. Hilaw na tumawa si Nadine. I'm sorry. Katangahan ang sinabi ko. Umiling si Nicolas. Hindi. Gusto kong malaman mo na handa akong pakasalan ka ngayon kung kaya ko. This is not about you. Nagkaroon ako ng phobia sa pagpapakasal. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Nicolas na meron itong ganoong problema. Kaya nagpasya siya na kunin ito bilang isang magandang sinyales. Hindi natin kailangan magpakasal, Nicolas. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Nadine at pinisil ang kamay ni Nicolas. Hindi ko kailangan ng magarbong kasal para pakasalan ka, Nicolas. Bakit hindi tayo pumunta sa City Hall? Maaari itong maging isang casual na bagay. Yung parang walang okasyon. Walang wedding gown. Walang dadalo na napakaraming tao. Walang sino man kundi tayo lang. Sabay tayong papasok at aalis. Parang namamasyal lang sa parke. Tinitigan siya ni Nicolas saka ngumiti. Yan ang pinakaromantic na bagay na sinabi mo sa akin, Nadine. Pakiramdam ni Nadine ay uminit ang kanyang mukha. Okay, gawin natin yan balang araw. Sa wakas ay nakangiti nitong sinabi. Talaga, Nicolas. Lumapit ito sa kanya at muli siyang hinalikan sa labi. Oo, Nadine. Gusto din kitang pakasalan. Pero ngayon, handa ka na ba? Para saan? Sa pamilya ko, remember? Ngumiti si Nadine at tumango. Okay, magsha-shower muna ako ng mabilis. Naglakad si Nadine papunta sa shower. Feeling niya ay naglalakad siya sa ulap. Ganap siyang tunay na masaya. Gusto niya ito. Gusto niya ang lahat. Wala siyang gusto kundi makasama si Nicolas at ang babing ito. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Nadine ang kanyang sweater at sinalubong si Nicolas sa sala. Tumayo ito nang makita siya. Handa ka na ba? Sa tingin ko, oo. Magkahawak kamay silang lumabas ng bahay. Dalawang linggo na lang at Pasko na, kaya malamig sa labas. Puntahan muna natin si Mama. Sabi ni Nicolas habang pinapaandar ang sasakyan. Tumingin si Nadine sa labas ng bintana. Sige. Hinawakan ni Nicolas ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ngumiti lang si Nadine at tumango. Nakatira ang nanay ni Nicolas sa napakalaking bahay. Napakalaki noon para sa isang tao. Pero simula noong nakilala ito ni Nadine, masasabi niyang high maintenance ito. Kaya expected na niya ito. Bumaba sila ni Nicolas sa kotse. At hindi niya binitawan ang kamay nito habang nagdo-doorbell.
Nicolas. Bati ni Christina na may mainit na yakap. Kamusta ka? Tanong ni Christina habang hinihila si Nicolas at tumingin ito sa kanya. Nadine. Sabi nito na parang hindi natutuwa. Tumalikod ito at naglakad papasok ng bahay. Nicolas, tungkol saan ito? May pupuntahan akong isang lugar sa loob ng isang oras. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi naman aabutin ang iyong oras. Sabi ni Nicolas habang naglalakad sila papasok. Ang bahay na iyon ay minimalist at napakarilay. Huminto si Christina at lumingon kay Nicolas. At sinenyasan ang anak na magpatuloy. Ma, magsasama na kami ni Nadine. Mahal ko siya. At gusto kong malaman niyo yun. Bago mo pa ito marinig sa ibang lugar. Saglit na hindi umimik si Christina. Tinitigan niya si Nicolas. At pagkatapos ay si Nadine. Hindi siya mukhang galit. Mukha lang talaga siyang nagulat. Wala naman akong magagawa, diba? Sa wakas ay sabi niya, habang nakakross ang mga braso sa dibdib. I want you to be okay with it. Sabi ni Nicolas. What about the baby? Tanong ni Christina habang nakatingin kay Nadine. Payag ka bang maging ina ng apo ko? Ako ang ina at wala ng iba. Matapang na sabi ni Nadine. Natural namin ginawa ang sanggol. Muling sabi ni Nicolas. Tumingin si Nadine sa ibaba. Nakaramdam siya ng hiya. Iniisip niya kung papaano uulitin ni Nicolas ang salitang iyon sa iba pang mga kapamilya nito. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Okay, hindi mo na kailangang magpaliwanag ng napakarami. Bumuntong hininga si Christina bago muling nagpatuloy. I'm sorry, Nadine. Ikinalulungkot ko ang paraan ng pagkilos ko. Noong una kitang nakilala. Ngumiti si Nadine at medyo na-relax. Okay lang po. Tumango si Christina at masasabi ni Nadine na malalim ang patutunguhan nito. Well, matanda ka na. Ngumiti ito kay Nicolas. Ikinararangal ko na nananatili pa rin ako sa buhay mo. At kung mahal mo siya, wala akong masasabi kundi. Huminto siya at tumingin kay Nadine. Maligayang pagdating sa pamilya. Nagulat si Nadine sa sinabi nito. At masasabi niyang nagulat din si Nicolas. Dahil saglit itong hindi nakapagsalita. Salamat, ma. Niyakap si Nicolas na kanyang ina. Parang 1,000 libro ang naalis sa balikat ni Nadine. Alam niyang ang ina nito ang magiging pinakamahirap. At ngayon ay tapos na yun. Ito ay talagang mas naging mahusay kesa sa inaasahan. Sabi ni Nicolas habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan. Oo, at talagang nakakaluwag ng pakiramdam. Sinabi ko naman sa iyo na magiging okay din ang lahat. Lumingon siya kay Nicolas. Pero bago pa siya makapagsalita, ay hinalikan na siya nito. Marahan at ninamnam nila ang hali. Nang sandaling iyon sa loob ng kotse, sa isang malamig na hapon, na hinahalikan siya ng perpektong lalaki. Ang ama ng kanyang sanggol. Napagtanto niya na hindi pa siya naging ganito kasaya sa buong buhay niya. Napangiti siya at sinusubukang isipin ang napaka-espesyal na sandaling iyon. Pagkatapos nilang umalis sa bahay ni Christina, pumunta sila ni Nicolas upang makilala pa ang iba nitong pamilya. Salamat sa lahat ng dumating. Napatigil si Nick at Derek sa kanilang pag-uusap. At ang mga mata ng lahat ay biglang napunta kay Nicolas. Medyo kinakabahan si Nadine. Pero masasabi niyang masaya siyang makita ang lahat. Iniisip niya na hindi madalas magsama ang mga ito. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na hindi ako masyadong naging honest noong araw na nakilala niyo si Nadine. Napadpad ang tingin ni Nicolas kay Nadine. Oo, kinuha ko siya bilang aking surrogate.
Ngunit ang sanggol ay hindi ginawa sa artificial insemination. Ito ay natural na ginawa. Ibinabani na din ang kanyang tingin. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiya. Ngayon, alam na nilang lahat na nagsex sila ni Nicolas. At mahal ko siya. Patuloy na sabi ni Nicolas. I will love it if you all accept that. Oo, alam ko nang mangyayari ito. Binasag ni Colleen ang katahimikan at napatawa silang lahat. At sa palagay ko ang lahat ay sasang-ayon kapag sinabi ko na sino mang nagpapasaya kay Nicolas ay malugod na tinatanggap sa pamilya. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ngumiti si Nadine. Salamat sa inyong lahat. Sabi niya at tumingin sa lahat. Para sa panghuhusga sa akin ng hindi malakas. Tumawa si Nick. Hindi perpekto ang pamilya namin. Wala ni isa sa amin ang perpekto na di. Kaya tamang-tama ka. Salamat. Ready na ba ang lahat na mag-order? Napatingin silang lahat sa server habang tumatawa. Naramdaman ni Nadine na sumisigaw ang tensyon habang nagsisimula silang umorder. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis ang server. At iniba nila ang usapan. Alam na nilang lahat ang katotohanan ngayon. At maaari na silang maging masaya ni Nicolas. Ayos ka lang ba? Tumingala si Nadine mula sa pagkain. At sinalubong ang tingin ni Nicolas. Oo. Inilagay ni Nicolas ang braso sa likod ni Nadine. Habang binabalikan niya ang usapan ni Nathan at Derek. Tumingin si Nadine sa paligid ng mesa. Ang lahat ay nagkakwentuhan, nagtatawanan at nagbibiruan. Tama si Nick. Wala sa kanilang perpekto. Ngunit alam niyang espesyal ang pamilyang ito. At ngayon ay bahagi na siya nito. Nang dumating ang umaga ng Kapaskuhan, sinasamahan siya ni Nicolas araw-araw sa kanyang paglalakad. Ilang buwan na itong ginagawa ni Nadine. Umaasa siya na makakatulong ito sa kanyang panganganak. Ito ang paborito niyang bahagi ng araw. Palagi siyang naglalakad-lakad sa park. Habang hawak ang kamay ni Nicolas na parang normal na mag-asawa. Natutuwa siya na parang walang sumusunod sa kanila. Tama si Colleen. Baka hindi na interesado ang media sa kanila. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ni Nicolas. Anong itatawag natin sa kanya? Tanong niya, sabay hawak sa kanyang tiyan. Madalas na sumisipa ang baby nitong mga nakaraang araw. Parang nararamdaman niya na malapit na itong lumabas. May naisip ka na bang pangalan? Hindi eksakto pero marami. Well, gusto kong isunod ang pangalan niya sa akin. Pero siguradong papatayin ako ni Colleen. Sabi ni Nicolas at napatawa si Nadine. Ipinilig ni Nicolas ang kanyang ulo. No, I don't really mind. Kahit ano pang itawag mo sa kanya. Masyadong maraming pangalan ang nasa isip ko. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang isang pangalan? At sasabihin ko sa iyo kung gusto ko ito. William. Umiling si Nadine. Mateo. Muling umiling si Nadine. Palaging may Mateong player noong high school. Kaya ayoko nun. Natatawa siya sa confused na expression ng mukha ni Nicolas. Muli silang umikot sa park bago pumalik ng bahay. Pagdating ng bahay, agad na dumiretso si Nadine sa kanyang kwarto. At kinuha ang isang box sa kanyang aparador. Ano yan? Tanong ni Nicolas sa kanya nang bumalik siya sa kusina. Umupo siya sa tabi ni Nicolas. Meron akong regalo sa'yo. Hindi ito mahal. Ngunit ito ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Tumagilid ito at hinalikan siya. Salamat. Buksan mo na. Naghihinalang tumingin si Nicolas kay Nadine bago itutuloy ang binuksan.
Gusto niyang matawa sa itsura niyang naguguluhan nang makita niya ang nasa loob na kahon. Nakangiti siyang umiiling habang inilalabas ang mga ito. Maong? Tanong ni Nicholas habang hawak ang pares ng maong sa kanyang mga kamay. Napansin ko kasing wala kang maong at maaaring kailanganin mo ito. Talaga? Hindi mo ba naisip na baka ayoko magsuot ng maong? Bakit naman hindi? Bagay naman sa'yo kahit anong isuot mo. Mukhang nahihiya si Nicholas. Natutuwa ako na din. Salamat. Iingatan ko ito sa aking aparador. Ngumiti si Nadine at humalik sa pisngin ni Nicholas. Maligayang Pasko. May regalo din ako para sa'yo. Talaga? Sabi ni Nadine habang naglalakad na si Nicholas sa hallway. Medyo natagalan itong bumalik, kaya nagsimula na siyang kumain. Hindi nagtagal at bumalik si Nicholas na may dalang dalawang regalo. Ang isa sa mga ito ay nasa isang bag at ang isa ay nasa maliit na kahon. Napangiti si Nadine habang inaabot ang bag. Ano to? Buksan mo. Inilabas ni Nadine ang tissue paper at tuwang-tuwa siya nang makita ang isang magandang sweater. Ang mga botones nito ay gawa sa mga diamante at ito ay talagang malambot sa kanyang balat. Naalala niyang gustong-gusto ni Nicholas ang kulay blue para sa kanya. Gusto ko ito. Salamat. Hinalikan niya si Nicholas sa labi. Inabot sa kanya ni Nicholas ang maliit na box. Sa tingin niya ay alam na niya kung ano ito. But at the same time, kilala niya si Nicholas. Hindi ito maaaring singsing. Kinuha niya ang pulang kahon at binuksan iyon. At nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang nasa loob. Isang susi. Ngumiti si Nicholas. Oo. Tumingala si Nadine dito. Hindi naman siguro ibang sasakyan to, diba? Hindi. E para saan ito? Yan ang susi ng bago nating bahay. Mahinang sabi ni Nicholas. Bagong bahay. Binigyan mo ko ng bahay ngayong Pasko. Tumango si Nicholas. Samantalang isang pares ng pantalon lang ang ibinigay ko sa'yo. Nalulungkot na sabi ni Nadine. Tumawa si Nicholas habang inaayos ang isang hibla na buhok sa tenga ni Nadine. At ang regalo mo, ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Dahil sa'yo yun ang galing. Napatakip si Nadine sa kanyang bibig nang mapagtanto niyang nakabuka pala ito. Gusto mo bang puntahan ito? Tanong ni Nicholas sa kanya. At pagkatapos ay isinuot nito sa kanya ang sweater na regalo. At sabay silang lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay huminto ang sasakyan at lumabas sila. Ito ba? Tanong niya kay Nicholas habang nakatitig sa bahay na nasa harapan niya. Tumango si Nicholas. Ito ay dalawang palapag na puting bahay. Kulay brown ang main door. At may bintana sa magkabilang gilid. May mga bintana rin sa ikalawang palapag. May malalaki at magagandang berding puno sa labas. Inabot ni Nicholas ang kamay niya habang hindi siya gumagalaw. At nagsimulang maglakad. Ibinigay niya kay Nicholas ang susi. Dahil alam niyang nanginginig ang kamay niya. Binuksan nito ang pinto at humakbang sa gilid. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang una niyang napansin ay ang magandang puting hagdan. Nasa kanan ang sala at sa kaliwa ang kusina at kainan. May hallway sa pababa sa tabi ng hagdan at may magandang sahig na gawa sa kahoy. May mga muebles. Tanong niya kay Nicholas na tila nalilito. Mukha itong medyo nahihiya. Halos isang buwan nang tapos ang bahay na ito. Magdaragdag lang ako ng ilang kasangkapan. Alam mo naman ang mga pangunahing gamit, diba? Niyakap ito ni Nadine at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito.
I'm sorry, Nicholas. Sabi niya nang mapansing umiiyak na pala siya. Tumingala siya dito bago muling nagsalita. Gusto ko lang magpasalamat. Sabi niya at muli itong niyakap. Ginawa mo akong maging isang ama. Sabi nito habang hinahaplos ang buhok niya. Binigyan mo ako ng higit pa sa inaakala ko, Nadine. Lalong napaiyak si Nadine sa mga salitang iyon. Pinilit niyang tumigil sa pag-iyak at tumingala dito. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya. Magtiwala ka sa akin. Lumapat ang kamay ni Nicholas sa kanyang tiyan at lumuhod ito sa harapan niya. Hinaplos niya ang malambot nitong buho. Hinalikan nito ang kanyang tiyan. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ka. Bulong nito sa kanyang tiyan. Sumipa ang sanggol at narinig ang boses ng kanyang ama. Natawa si Nicholas nang maramdamang gumalaw ang tiyan niya. Tumayo ito pabalik at niyakap siya. Mahal na mahal kita, Nadine. Napangiti si Nadine habang hinahaplos ang mukha nito. Ang noon nito, ang pisngi, ang perpektong hugis ng ilong, ang panga nito at mga labi. Mahal na mahal din kita, Nicholas. Hindi naging ganito kasaya si Nadine sa kanyang buhay. Ang nakakabaliw na bahagi ay alam niyang darating ang pinakamahusay. Wala pang isang buwan at makakasama na nila ang kanilang baby boy. At hindi na siya makapaghintay. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well.